Pero pagkagawa tayo ngayon ng milansana, one of the famous recipe ng Italia. Ito ang kailangan. Talong, tomato sauce, at escamorza. Escamorza is kind of cheese. Pwede pabalitan po natin ito isa-isa. Tapos ihuwain natin ng slice pahaba. Babalatan po natin ang talong. Saka natin hihiwain ng pahaba. Pagkatapos natin hihiwain, slice natin siya ng pahaba. Ilalagyan natin ang rock salt ng buong asin para mawala yung tubig ng talong. Kasi ipitrito natin ito pagkatapos. Kuhain natin ang talong. Ang kalagyan natin harina. Ito. Yung talong. Ikot natin sa harina. Yan, natapos na po. Ito na yung talong na may harina. Kailangan mainit na mainit yung mantika. Hinaan natin yung apoy, baka masunog ka agad. Tapos kailangan, yung paglalagyan nyo ng panghinangon nyo yung talong, pagkaprito, lalagay niyo dito para masipsip niya yung mantika. Lalagay niya sa may papel or tissue. Chicken. Lalagyan ng harina para hindi ganong ma-absorb ng mantika. No, I mean ng talong ang mantika. Sarap na ito. Very famous to dito sa Italy. Milanzane. Ito, golden brown na siya. Pwede na siya hanguin. Then another set again ng pagpiprito. Ganyan dito sa papel. Tissue. Or kitchen roll. Mga Ingles. Eko. Masarap niya ito. Matrabaho nga lang ang paggawa ng milansane.
Ito na yung tomato sauce. Nagay ko na yung dalawang lata at saka itong sanggirapon. Tapos pakuluan nyo lang siya mga 30 minutes. Tomato sauce lang yan. Lagyan ng konting asin. Yun lang. Tapos nilagyan ko ng ano. Para mas malasa. Basiliko. Napakasimple lang ng mga luto yung Italiano. Madali lang sundan siya. Dami na rin akong alam. Ito ang magic uniform. Ito yung another set. Gami-gami pa akong ipiprito. Kasi 1 kilo yung talong. Slice mo lang siya. Yung iba hindi na nilalagyan ng harina. Pero ako nilalagyan ko ng harina para hindi siya gaanong mamantika. Hindi siya mag-absorb mabuti. Okay na to. Pag yung pangalawang lagay, lalagyan niyo ulit siya ng anaga na tissue. Para hindi siya magpatong-patong. Tsaka para ma-absorb mabuti yung oil. Iniingatan ko talaga ang oil. Mahirap na magkolesterol. Ito siya. Gumamit kayo ng tong. Mas maganda ang may tong. Ilatag mo siyang mabuto. Eka. Okay. Ingat baka kayo mapasok. Ito na ang ating sauce. Wait. Hindi ko alam kung saan may bababa ang ating paket. Uy, ito. Haluin nyo ng konti. Baka mamaya sunog na yung ilalim. Ito siya. Balang ginamit kong tomato sauce. It means, ito na siya. Yung ganito siya. Filled. Yung balat na kamatis. Tsaka yung nasa jar. Bali, dalawang nasa lata at isang nasa garapon. Siya, tatakpa ko ng another tissue or roll. Ito tapos na. At habang nagluluto ako, bibigyan ko kayo ng tip. Pag nagluluto kayo, kailangan huwag maraming kalat. Hindi mo alam kung anong dadamputin mo. Kailangan yung mga pinagkalata ko, lupitin mo agad para at least parang maliwanag sa isip mo kung paano ka magluluto. Hindi ko kasa ka na sa kamarila. Nilagay ko pa kasi ng timer ng sauce. Nakusa na siyang mamatay. Kasi pag hinintay ko pa sure, tatampakan na ako ng mga hagasin. Tapos mamaya ililayer ko na yung ating eggplant, aking talong at yung sauce. Tapos lalagyan ko ng cheese sa ibabaw, then i-oven natin. Mga 40 minutes i-oven.
Then I will show you kung ano yung pinalabasan ng aking recipe. Ito na po yung sauce. Sarap na siya. Ito po yung cheese, niwan ko siya ng slice. Talagay natin the toppings. Questo con la bruciata? No, metti prima questo. Ah, prima questo. Sì, perché sono più resistenti, non ci bruciano. Sì, sì. Lo facciamo. Potete lasciare? Vedo che nato nel cheese. Formaggio abbondante? Sì. Abbondante, puoi farlo al pesticino. Abbondante, snappagadane. Una catatlo un layer, come non. E questo ci mettiamo dopo, a fine cottura? Sì, se no si brucia. Tutto? Tutto no, perché è troppo. Ma sembra basta. Basta così. Metti un po' di angolino negli angoli per fare la costruzione. È buonissimo. Beh. Va bene. Va bene, buono. Ivana natin siya ng 40 minutes. 200 degrees Celsius. Balikan natin siya mamaya after 40 minutes. Accettare quello che arriva, cioè è come con i figli naturali, ci sono dei figli che ti danno soddisfazioni e altri no, anche se non ti dà soddisfazione devi mantenere. E torna pusha un finished product ready nang i-serve sa table. Yummy.